Pasok, 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 pasok. So let's go straight to the point. Did you and Representative Dan Fernandez instruct Police Colonel Hector Grijaldo to confirm the reward system in Davao, in effect asking him to lie? Yan ang unang Tagalogin natin. Siyempre kasi may mga kababayan tayo hindi rin masyado maintindihan, lalo na si J. Guevara. Hindi, joke lang, joke lang. Tinanong ni Karen Davila, laruin natin. Sabi ko kasi ng isang kernel, in-instruct nyo daw siya, sinabihan nyo daw siya na ito ang iyong parte sa ating istoryahe na isa ating kwentuhan dito sa Quadcom. Ito lang, ito yung sasabihin mo, iko-confirm mo yung sinabi ni Garma. At si, sabi nga po ni Kernel, siya po ay nainsulto. Kasi bakit po siya tuturuan nang sasabihin, bakit po ano ito, kayo po ba ay above us na you have to instruct us to lie? Yun ang sinasabi ni Kernel. At na-offend po daw si Kernel kasi naka-uniforme pa po siya. Tama nga naman po yun, di ba? So, i-play natin. Ano ang sagot? Pasok, pasok. Booking ka, Abanti. I already made a statement that there is no truth. There is no to truth? To the accusations of Colonel Grijaldo that I forced. A truth is subjective. There is no truth. Sasabihin mo, there is no truth. Pero, so sinasabi mo, nagsisinungaling yung mama? Anyone, or we forced anyone to sign any affidavit in exchange to favors. Walang affidavit, oy. Ito lang yung sabi. At ang pinaka nakakatawa ho dito, yan po ay naganap kahapon ng umaga at yan po ay agad-agad nila. Sila ho dalawa ni Kong Fernandez. Although hindi ko na ho inaano si Kong Fernandez. Kasi, alam mo, sa totoo lang, pag nagsalita si Kong Fernandez, naiirita ako. Uri. Kasi ho, yung pagiging koonyo niya, yung pagiging mayaman ng dating, ng pananita. Parang sino na nga eh. Yabang-yabang na nga nila eh. Pag alam mo, pinakinggan ko lahat ng kanilang mga interview, itong kanilang defensive na reaction. Yeah, umaga talaga nagpa-interview sila, nagpa-unlock sila ng mga interview para ho, mag-react ho dito sa kanilang di umanong alleged na kasinungalingan, di ba? Eh, nung pinakikinggan ko yung lahat ng interview niya, kakairita yung boses ni Dan Fernandez. Correct. Dapat talaga na nag-retain ka na lang artista. Yeah, sabi pa ni Mahalika, naguhubad daw yan. Bold star daw yan si Fernandez. Pero kang kinakausap ata, I think it was a lawyer, tapos parang hindi mo naman kailangan maglalo, basta mag-google ka lang. Yun ang narinig ko sinabi mo, hindi ko alam kung totoo yun. Pero gayon pa man, medyo hindi kabagay. Hindi ah, kayo mga taga Laguna. Laguna daw ito eh. Mag-governor pa daw ito eh. Pambihirang buhay. Huwag niyong iboboto na yan. Si Dan Fernandez at itong mukha ni Pastor Bishop. Pag yan ang ginawa ninyong Pastor governor, it represent what kind of people kayo dyan sa Laguna. Correct. Hindi, yun lang. Di ba? Bahala po kayo. Kung mahilig kayo sa artistang hubad-hubad. Sa tingin ko eh, wala akong alam. Pagdating sa pamamahala, eh bahala po kayo. Yan o ba ang nagsisimbolo sa Laguna? Ako, hindi ako papayag. Bakit o? Ay, dati o, ang aking inay, taga San Pablo. Abay, mga taga San Pablo, hindi naman ububo. Abay, mga matatalino, mga taga San Pablo. Mahilig sa bukupay. Pag dumadaan ng Los Baños. Kaya, tapos eh, ako pa po, eh, mayroon tirahan o dyan sa San Pedro. So, mga kababayan, hindi ako papayag. Kung si Dan Fernandez ang magre-representa sa akin. So, bahala o kayo. Pero ako, iwan ko sa inyo tuloy. And that is what I said in the media, Karen. All right, but this is the point, Representative Abante. Wait, I won't let that go just yet. Oh, relax ka. Dito palang barado ka na eh. Bakit kanyo? Kasi sabi niya, sandali. Hindi niya ng punto dito eh. Hindi dyan ang punto na there's a truth or there's a lie doon sa sinabi. It's not the content. It's not just the content. Yes, there's importance doon sa mga pinag-usapan ninyo. Okay, may pinag-usapan daw kayo. Ngayon, if you're denying na meron kayong pagpepuwersa o force na sabihin
ng isang kernel etong script ninyo, hindi lang po tayo dyan nagbe-base ng usapan natin. Ito yung punto ni ito po ni Karen Davila. What is your business? Oh. And Dan Fernandez's business. Yes. Speaking to a resource person. Yun. Why would you do that? Oh, why would you do that? Booking. In Tagalog. Ha? Eh bakit mong kakausapin, 'di ba? Kaya ikaw ang investigador. Kasi ikaw bilang Congress, 'di ba? Bilang co-chair ng Quadcom, dapat hindi mo kakausapin yes, yung correct. Witness, 'di ba? Bawal 'yan. Tatanungin ko kayo, meron ubang judge na kakausapin mo na yung witness? Oh, ano ba sasabihin mo? The mere fact that you talk to the person na magwi-witness. Yes, mali na yan. May sablay na ho doon. O kung ayaw mo ng judge o kahit si investigador, di ba, sa mga police station. Yan, mas ano natin yan. Kunwari, merong police, di ba? Dadalin yung may isang akusado, na, dinala nung ano, nagsumbong yung isang biktima at sinabi doon sa police na sa nagsumbong. Sabi niya, oh sir, meron ako isusumbong. May gato, may nanakaw ako. Okay. So, yes, sandali lang. Stay put. Bakit? Kakausapin ko lang yung witness. Kinausap mo muna yung witness bago kayo pumunta doon sa police desk. Kinausap mo muna siya sa labas. Tanungin ko kayo, eto, although, kung nangyayari talaga ito, mabihira. Di ba totoo sa mga police station? Pag may kumausap sa isa labas, bago ka pumasok doon sa police desk, alam mo na. Correct. Magpalagay yan. Kung kayo iimbestigahan, gagawa kayo ng police report. Oh. Di ba, minsan iniimbestigahan yun doon. Eh, oh. Hindi mo dapat kausapin yung witness. Dapat, kung kakausapin mo yung witness, first, dapat may abogado, o di kaya, harap-harapan. Sige, ano reklamo ninyo? Ikaw, ano depensa mo? Ano sa tingin mo? Kasi may investigador doon. Nasa public, so, hindi sikreto. Ito kasi sir, ninakaw yung ano ko, bla bla bla. O ikaw, ano masasabi mo doon sa sinabi niya na ninakaw yung ganyan, ganyan? No? Ikaw naman sasagot. Hindi yung pupunta ka doon sa labas, kakausapin mo muna isa. Tama, mali. Yun yung sinasabi ni Karen Davila dito. In the first place, bakit nyo kinausap yung witness? Ah, tuloy, tingnan ninyo kung paano matataranta itong si Abante, ha? He was actually a classmate of Colonel Garma. Mm. And Colonel Garma asked us if we can talk to Colonel Guirado because he has something to say. So, you know, nagano naman kami, okay, we talked to him. But what you did was wrong. That immediately put color and bias into the resource persons. Yes. What is the business of two representatives? Yari ka doon, Abante. What you did was wrong. You're not supposed to talk to the resource person, Abante. Karen Davila ngayon, ha? What you did was wrong. Sunog ka kay Karen Davila. To a police colonel who is meant to be under oath, give his testimony, you should not have spoken with him. Correct. No, he was not under oath in the Senate, yes. But when we talked to him, we were talking to him in response to what Colonel Garma said. Na, so, ang pinaka-alibay nito, sabi daw ni Colonel Garma, yung babaeng iyak ng iyak dyan, kausapin daw itong itong witness. Yan ang paulit-ulit na sagot ni Abante. Yan, paulit-ulit niya sinasagot. Kaya pero hindi niya sinasagot yung tanong. Mali ho yun, nakakausapin niyo witness. Yun ang sinasabi ni Karen Davila. Mali. Bakit? Bakit ninyo kinausap? Ang sagot na naman, dahil kasi kay Garma. So parang ang dating, kasalanan pa ni Da. Kaya nga, para sinisisi pa si Garma. Parang ang dating na si Garma ang nag-uto sa kanya na kausapin si Colonel Grijaldo. Dahil kasi kay Garma. So sinisi pa si Garma. Kasalanan pa ni Garma. Kaya nga. Hindi ba? Kasalanan pa ni Garma na kinausap nyo. Eh kung kahit naman, utusan kayo ni Garma? Sunod-sunod lang kayo kay Siyempre. Garma. Scripted na subsidiary Garma. Yan, hindi nyo nagustuhan yung sagot, tapos kinabukasan, pinalitan eh.
Ibig sabihin, ang punto ho dyan, mga kababayan, eh, hindi po sa, ano, hindi po sa, idutusan kayo, isinunod nyo na kaagad. Eh, dapat, meron kayong delikadesya, ika nga, na huwag sundin. Dahil, sandali, witness yan, eh. Ba't natin kakausapin yan? Or at least man lang, there is a lawyer in front. Lawyer of the kernel, not the lawyer of Garma. But in the end, he was going to speak in the Quadcom. They are under oath in the Quadcom. Yes. Correct. Yes, so why would you but speak? We never the point is this, Representative Abante. Yes, do you, in the lower house, do you all speak to your resource persons before they attend the hearing? Not necessarily. No. Doon pa lang, booking ka na. Not necessary, or sometimes... Sensya na po kung medyo sinisipon-sipon, medyo lumamig na ho dito, lumuulan. Not necessary, or sometimes... Ganyan ako. Booking ka na, Abanti. Medyo sinisipon-sipon lang tayo dito. Bistado ka. Sasagot mo. Diyan pa lang eh, sinatanong, ginagawa nyo ba sa lahat ng witness yan sa kamera? Ano sagot? Not necessary. So doon pa lang, sapla ka na, yari ka na, wrong answer. In a way, is that the practice in the lower house? Is it the practice in the lower house? Biglang naging sometimes. Kanina not necessary, biglang nagbago ka nung binara ka ni Karen Davila. Sensya na, pero si Miss Karen Davila medyo parang nakaano dito, tatlong espresso shot siya dito eh. Kasi hindi pa tapos si Abante. In fairness naman, hindi pa tapos si Abante, pumapasok na ito si Karen. Binara na kasi. Mukhang mainit ang gising nito ni Karen Davila. Sinungaling kasi, dapat barahin. Mukhang mainit. Ma'am Karen, mukhang mainit ang gising mo dito. Mukhang mainit ang dugo mo. Parang di mo rin nagustuhan yung sinabi ni Kernel. Tuloy. Sometimes, these resource persons would request us to talk to them privately. Mm-hmm. Sabi niya, sometimes the resource person request to talk to us. Kala ko ba si Garma nagsabi? Kaya nga. Ikaw naman, sir. Una, sabi si Garma nag-utos. Sinasabi niya mga witness. Pero gayon pa man, medyo booking ka dito eh, di ba? Mukhang booking ka dito na sinasabi mo talaga na okay lang kausapin. Kasi uno-una, si Garma sinabi mo. This time, sinasabi mo na si Kernel na nag-request. Ano ba talaga? Taranta, nagpanik na ng sagot. Please pass your paper. Dapat gano'n na lang dito eh. Ay, pinasulat na lang sa kanila kung ano yung sasabihin nila. Kasi nabubuking sila eh. Di ba? Nabubuking eh. Give them some time. So we could be able to talk to them privately. Mm-hmm. But the thing is this, forcing anyone to make an affidavit that will tell them that they'll speak lies to them. We don't do that. Okay, but he did not say you forced him to make an affidavit. This was his testimony in the Senate. Number one. Grabe sa details si Miss Karen. Kasi sinasabi nito eh. Tama naman eh. Actually, half-truth yun eh. Bakit kanyo half-truth? Misleading ika nga. Bakit kanyo? Ang sabi ni Abante, hindi namin siya pinwersa na gumawa ng affidavit. Diba? Tama. Ngunit mali. Bakit kanyo? Hindi naman niya na sinabi ni Kernel eh. Ang sinabi ni Kernel sa Senado, tinuro yung sasabihin. Binigyan ng papel. Walang sinabi doon na pinagagawa ako ng affidavit. Kaya nga. Na ako daw ay parang sumasang-ayon na merong EJK o whatsoever. Walang ganong sinabi si Kernel. Correct. So tama yung sinasabi ni Abante. Ang problema, hindi yun ang issue dito eh. Hindi ang issue dito kasi, kaya nga tinasabi ko sa inyo, it is easy to lie. Alam mo yon, pagka kasabihin mo ng konti yung katotohanan. Bigyan ko kayo ng sample. Yung mga asawa ninyo. O, diba? Pag tinanong nyo bakit late dumating, sasabihin ninyo, pasensya na kasi nag-overtime ako sa sa opisina dahil sa marami kong ginawa. Kaya tama naman sagot niya. Hindi siya nagsinungaling. But, that's the half-truth. Hindi yun ang
tinatanong ng asawa mo. Ang tinatanong ng asawa mo, bakit ka na late? Anong ginawa mo? Oh, tama na, di ba? Hindi niya sinagot na, ah, nag-overtime ako sa opisina kasi yung sekretary ko, minasahe-masahe ako. Tama, mali. Oh, di ba? Yun yung the whole truth. Iga nga. So, ibig kong sabihin lang, mga kababayan, you can be not lying by just telling the half-truth. Di ba? That's the half-truth eh. Nag-overtime ako sa opisina kasi may trabaho ako. Tama, mali. Pero hindi niya sinasabi na tinatrabaho pala siya ng sekretary niya. Oh, tama, mali. Oh, okay, tuloy mo na. Parang sinasabi ni Abante, hindi namin siya pinagawa ng affidavit. Wala para namang sinabing ganun si Kernel. Tama naman yun, sir. Ngunit datapot subalit. Hindi naman yan ang tinatanong eh. Dahil yan ang unang-una sinabi ni Kernel ay itinuro mo yun. Dan Fernandez. Tinuro ni Dan Fernandez di umano yung kanyang parte dun sa script. No. Walang sinabing affidavit. Okay? Correct. Walang so affidavit. The point here, are you telling or making a lie by saying na eto sabihin mo? Yeah. Hindi masagot ng diretso ni Abante. Naku po, patay tayo dyan. Nabum ko na anaka niya. Nayari kasi. Number one, he said first that Congressman Dan Fernandez put the paper he was holding in the table, yeah, at sinabi yung paragraph na yun, no? Yun ang affidavit ni Colonel Garma. Oh, buti pinoint out ni Karen Davila. Ito, palakpakan naman natin si Karen Davila. Kayo naman. Hindi, tama. Buti sinabi ni Karen Davila ito na hindi naman niya na sinabi. Ang sinabi, nilagay niyo daw yung papel sa harapan niya at pinoint out ko ano yung sasabihin. Sir, yun ang sinabi. Huwag niyo iniiba usapan. Sinabi niya, ikumpirma mo na alam mo ang reward system. Mm. In other words, it appears that you were not objective, both of you. That you were in effect influencing a resource person. Exactly. Influencing. Garma's testimony. No, we're not. Accusation niya. We're not influencing him. We're just asking him because it was Colonel Garma who actually told us, can you please talk to Colonel Grad because he's my class. Regardless, this is not the point. Regardless. But the point is, did you speak to a resource person, two representatives, a resource person in private without his lawyer? Did you do that? No, there were two lawyers there. His lawyers ni Garma yun. Ano ka? Ay, naku, sir. Kita nyo kung paano siya... Magaling kasi itong si Abante kasi, syempre, pastor-pastoran. Magaling siya sa mga pag-twist minsan ng, ay, may, alam mo, may mga ganyan eh. Magaling lumusot, pastor, pero hindi nakalusot kay Dabila, Karin. Church leader or whatever religion you have. Pero minsan, pagka ikaw ay, magaling ka magpalusot eh, di ba? Ito, yeah. Kita nyo tinatanong, di ba? Una-una, walang lawyer eh. Bakit walang lawyer present at that moment? Ang sagot ni Abante, merong dalawang lawyer. Ano naman eh, may dalawang lawyer. That is not a lie. May lawyer naman talaga dun eh. But it is not the lawyer of the Kernel. Kire, kay Garma lawyer yun. Sunog ka, Abante. Medyo okay na sana kung walang Karen Davila at walang mga social media vlogger na pupunan ng mga sinabi nyo. Everything that you would say is a recorded answer. He could be able to call his lawyer too if he wanted to. No, that's not the point. When you spoke with him. Oh, parang dinadating. Hindi, pwede naman yung tawagin yung lawyer niya eh. He wanted. Sir, mali una-una. Dapat talaga... alam mo yun, minsan you are forced eh. Kaya nga, di ba, na tawagin mo muna yung abogado mo, sasabihin sa'yo eh. Hindi ka pwedeng tanungin na wala kang abogado, di ba? Yun ang nasa batas din natin eh. Kaya lang, may palusot pa rin dito si Congressman Abante. When you spoke with him, was he alone? The point is this, Karen. No force was given. The point is this.
We did not tell him. We did not actually force him to make an affidavit. We did not... Paulit-ulit kang affidavit. Wala kang naman, affidavit. Hindi naman yung sinasabi yung gumawa ng affidavit eh. Force him to say that he agrees with Garma. Force. Tingnan nyo dito ha. Tama naman siya. Ang galing mag-ano ni Abante. Tama siya. You did not force him. Okay? Tingnan nyo yung twist of words niya. We did not tell him to make an affidavit. Correct. You did not. Because what is the Kernel is saying is wag mong sa ano, ito lang, ito ang parte ng script mo. You did not ask for affidavit. That's correct. But you told him what is his part. Yun. Eh, ito sinasabi niya, we did not force him to say anything. Correct, you did not. Because kung finorse niyo siya, buhay pa siya ngayon eh. So hindi niyo nga siya pinwersa. But you persuade him, according to his story, you persuade him to tell this part of the script. Yeah, tinuruan niyo kung anong isasabihin. The mere fact that you called him, even if he didn't force anything on him, the mere fact that you called him privately and say, oh, ito ha, i-confirm mo lang yung kaya nga. Ano. By saying, ito yung part mo, oh, confirm mo ito. Tapos sinabi niya pa nga, di ba, wala bang nangyari dyan sa Mandaluyong? Yes, there was, walang puwersa. But the persuasion is there. In other words, it's yung ethics ninyong dalawa, di umano ni Fernandez, ay ang kini-question dito. Yung credibility ninyo. Correct. To handle such a very, very sensitive position, ika nga, dahil kayo ay co-chair ng Quadcom, you know yung kini-question dito. There is a big problem in, for you na kausapin ng isang witness. That's the main point here. All right, yes. We didn't do that. Oh, we were just polite enough because they wanted to speak to us. We're just polite enough. They wanted. Akala ko ba si Garma lang? Iba na naman ang sagot. Nataranta ka na, Abante? Pagka minsan, nagsusungaling tayo. Akala ko ba si Garma lang ang gustong kaya nga, nag-utos, nakausapin si diba? Kernel. Si Kernel. Sabi niya noong una eh, si Garma ang nagsabing, oh, sir, meron akong bibit-bitin dito, kausapin ninyo, ha, witness ito. Akala ko ba si Garma ngayon, kayo na, naiba na naman. Paiba-iba, istoryahin mo. Kaya nga. Kung akong kabugadong liditi sa'yo, ako, sir. Sunod. Yun lang, hindi ako abogado kasi nagbulak-bulak ng kolehiyo ko eh. To be able to give them the room for them to say something. Okay, another testimony he said in the Senate during that conversation, tinanong mo pa, o ilang taon ka na lang sa serbisyo, baka pwede ka bang general? Naku. Did you, was there a part of the conversation that went this way? That's a lie. Why would people believe a killer who would say those things? Wow. Killer? Why would they believe a killer? Yan. Nayari ka dyan. Killer? Then why you investigate amigdar? Why would they believe a killer? Killer daw kasi si Kernel eh. Killer kasi daw si Kernel. Kasi meron silang akusasyon na inaano daw, tawag dito. Meron daw ginawang pagpatay si Kernel. Yun na sinasabi dito eh. Tapos killer na kagad. One, sir, hindi pa po siya convicted. Correct. Ang galing yun na dun, ano? Bakit ginawa ninyong witness kung hindi, killer? Ito yung mga sinasabi ko sa inyong, sayang, pastor ka pa man din, pero hindi mo naintindihan. Exactly. Bakit kanyo? Killer na kagad, hindi pa po siya convicted, sir. Hindi pa siya akusado sa korte. Killer kagad. Did the court said na, ah, yan tao na yan, killer yan, convicted na yan, killer talaga yan. Sir, wala ka nun eh. Wala pa akong conviction yung mama, kinonvict nyo na. Abay, nauna pa kayo sa Panginoon. Pwede na yan, pwede kang kasuhan ni Kernel, pagsabing ganyan. Second point, aside from that, second point,
you're getting a witness. Ikaw yung naunang kumuha ng witness sa kanya. Di ba? Kaya nga. Gets nyo? Kayo yung unang kumuha ng witness sa kanya. Sasabihin mo, huwag kayo maniwala sa killer. Eh, bakit nyo siya kinuha? Okay. Ba't nyo kinuha para maging witness sa inyong quadcom? Kung killer pala. Inappropriate. The point is, Representative Abante, is this. You and Representative Dan Fernandez put the results of the quadcom in a compromising situation. It affected the credibility by speaking to a resource person privately. I don't think so. I mean, we will still pursue the truth, and that is what we want to say. We want to pursue the truth of this thing, and I don't think that people would just believe a killer telling lies in the Senate committee. Palakpakan. Witness. Ngayon, killer na. Okay. Ano kaya bukas? Baka demonyo na. The people, why would the people believe in you? We don't believe that the previous government used killers to testify against former Senator Laila De Lima. Patay tayo dyan. Lumabas na yung pagka-antay Duterte na yun. No? Karen Davila. Ayan yun na. Pagbigyan yun na. Pagbigyan yun na yung ali. Ha? Hindi kasi sinasabi niya, ganun din naman yung nakarang administration gumagamit ng killer ha, to testify against Laila De Lima. O, yari ka ngayon. O, patuloy. We're not talking about the previous committee hearings. We're talking about the hearing now. Representative, if you're saying why believe the statements of a killer instead of yourself, why even use him as a resource person? If that's your argument. You said he's a killer, he shouldn't be believed. So why believe him in the Quad Committee hearing? So no. Why is it that Colonel Dharma changes? You want to find out the truth by asking a killer? Yeah. Ikaw na mismo nagsabi, killer si Kernel. Ang gulo mo, sir, eh. Sabi mo nung una, what why would you believe a killer? Yun ang una mong statement. Oo. Nung tinanong, bakit yun siya inimbitahan kung killer naman pala siya? Oh. We want to find the truth. Oh. You want to find the truth sa killer. Sa killer. Ikaw na mismo nagsabing killer. Again, aba. Ladies and gentlemen, I do not mean na hindi dapat paniwalaan si Kernel. Hindi yun ang punto natin dito. It was Abante who said he was a killer. Mm. Sabi niya ha, sa statement niya kanina, he was a killer. Why would you believe a killer? Oh. Ngayon, sasabihin mo, we invited him to know the truth. Adaknan po siyang kalabaw. Kaya, if you are telling that that person is already a killer, a guilty person is already a killer, do you think bakit kinuha niyo pa? If paano mo masasabing you want to find the truth? Oh. Anong meron truth na makuha mo sa kanya? Ako ang pumatay dyan. Ako. Nakalaya ako pero ako ang pumatay dyan. Sa tingin mo, sasabihin niya yung totoo? Ay, naku naman, sir. Ikaw talaga, sir. Hindi. Kaya ka nagkaka-problema dito, Sir Cornel, Kernel, Congressman Abante. It is because, ano kay, paiba-iba ka ng statement. Killer siya na una. Huwag ka siyang paniwalaan. Pero inimbitahan namin siya to know the truth about him. Pabirang buhay rin. Hindi. About him and from him. You understand? Actually, supposedly, tama sana yung pangalawa ninyong sentence na we want to find the truth from him or di kaya we want to confirm the truth from him. Pero yung accusing nyo na hindi dapat siya paniwalaan doon sa Senado, hindi dapat siya paniwalaan kasi killer siya. Kaya nga. Ang gulo nyo. Yun ang katotohanan. Ang gulo nyo, sir. Yun ang totoo po. Statement. Why is it that Colonel Leonardo said that there is still a reward system? I mean, we would like to ferret out the truth. Okay? Now, I just said... Tinan nyo, napunta na doon sa reward system. So, gusto mong malaman doon sa isang kernel na sinasabi mong that kernel should not be paniwalaan dahil siya ay killer. Pero gusto nyo itanong sa kanya yung reward system kung totoo o hindi. Bakit nyo itatanong yung isang bagay na gusto ninyong malaman ng katotohanan sa isang tao na sinabi ninyo hindi dapat paniwalaan? Kaya nga, sa bunganga mo na lumabas na hindi dapat paniwalaan ang killer, si Kernel. Tapos ngayon, we just want to find out the truth. Case closed. Mukking.
ang pastor na halatang nagsinungaling. Nayari. Gustong... ay, nako. Lus, ay, lumusot. Ako po yun. Ako po yung siya bugang. Tuloy. Okay, why would anyone believe a killer? But in my WACO meeting, we invite everyone, we invite all the witnesses that would tell us the truth on this. Now, if they will not tell the truth, they will still lie. It's up to them. We are here to investigate. We are not here to lie. At the end of the day, Representative Abante, why should the people believe now that what he told in the QuadCom hearing is true, that he knew of the reward system, and in the Senate, he would lie by saying that he was asked to confirm it? That is already expected. I mean, we know for a fact that anyone that would go to the Senate would perhaps change their statement. That is already expected, Karen. But why would he do that? What's in it for him? He's a police colonel. That's a good question. Why would he do that? Diba? Yeah. What a promotion. If he wanted a promotion, possibly, he would have stuck with the story. Correct. He knew of the reward system, given the political environment today, but yet he goes to the Senate. Yeah. Gets niyo? Mga kababayan, sinasabi kasi nito ni Karen Davila, sandali. Yung tao, hindi yan kukontra sa inyo. Dahil sa political environment ngayon, which is, you are the one sitting on the power. Correct. You are, kayo ang bata ni Romualdez. Correct. Kayo ang bata ni Speaker. Kaya nga. Diba? At bakit siya aamin sa Senado na magpapabor sa kalaban ni Romualdez? I mean, sino ho ang matatalo dito? Diba? Alam naman ho natin, napakahirap ang kumontra sa gobyerno ito. Gagamitin ang buong puwersa. Yeah, para sirain. Ito na lang eh. The mere fact na yung ginawa nila sa KOJC, yung ginawa nila sa Davao, yeah, kaya nilang bitbitin ang the entire isang batalyon na police force. As a matter of fact, sinabi pa nga yan eh, ng secretary natin sa DILG dati na si Abalos, we will get all the resources just to get Pastor Kibuloy. In other words, the government resources will be used against those who is against the government. Yeah. Diba? Kaya nga. And that would be itong si Kernel. Kung siya ay lumaban sa gobyerno tulad ngayon na may kaso na, kakasuhan na siya. Ay sorry, may kaso na po. Siguradong mapapadiin pa po siya sa kinakaharap niya. Dahil nga po sa pagpipilit din yung sabihin nito, di umano, according to him, at tinanggihan niya. Alam nyo ba, eto mga kababayan, I did a little bit of research, okay? Yung chief of police dati sa Mandaluyong na si Kernel, yung si Kernel na po yan, siya po ang namuno ng investigasyon sa pagkamatay ng isa pang pisel ng PNP. Okay? Wala po siyang kaso. Siya po ang leading investigator or head ng investigation team doon sa kaso na yun. Nung nagkaroon ng QuadCom, kinasuhan sila. Itong mga to. Pansinin. Wala pa po itong instance na ito, ha? Yung kinausap daw siya di umano. Kinasuhan sila lahat to ng mga investigador, including that Kernel. Kita niyo yung picture? And I do this for a fact dahil meron akong kilala dyan sa ano na dyan. At alam nyo, sabi ko nga yun, bakit ilang araw na namin pinag-uusapan ito eh. Bakit kaya sila kinasuhan na wala naman silang kinalaman? As a matter of fact, they're the one investigating it. Kaya nga. Kaya lang, it's not easy to investigate. Alam naman po natin, it will take time, especially if they would have a change of government. Ika nga, it's change of administration. Kasi inimbestigahan niya nung panahon pa lang ni Pangulong Duterte, doon na chief of police ng Mandaluyong yung si Kernel. Inimbestigahan. Di ba? Hindi pa sila yung akusado. Sila po yung namumuno sa investigasyon. Nung nagsimula yung QuadCom,
pinag-usapan na yan. Simula ang tuwad kong. Tuwad kong nga talaga. Tapos, pumasok na si Garma. Lahat ng investigating team na nag-imbestiga, kinasuhan. Tingnan yan, grabe itong gobyernong ito ngayon, ha? Nagtataka ako, bakit? Kasi sandali, bakit kayo kakasuhan? Eh, kayo nga yung nag-imbestiga. Kayo nalaman sa politika, kayo ay nag-iimbestiga sa, di ba? Kinasuhan sila. Then, nangyari ho ito. Ano ho ito? Yung pagturo-turo di pagbigay ng script na hindi sumdinunod ni Kernel. Kaya nga, napaisip lang ako. Ito, napaisip lang ako. Ha? Hindi kaya sila kinasuhan para sumunod sila sa anumang sasabihin nila. Yes. In other words, ganito. Parang gano'n na yan. Diba? Ito, sabihin mo. Para susunod sa utos nila. Si Kernel. Pwedeng mag-disappear yung kaso mo. Oh, yeah. Kasi yung kaso niya sa ano ha, hindi ho criminal case, alam ko ang kaso niya ngayon eh. Administrative lang, ibig sabihin sa pulis lang. Ibig sabihin, kontrolado di umano ng PNP chief. Ha? Yung kaso niya. Eh di ba alam naman po natin na papabalita, allegedly na si Marbil ay malaking impluwensya ni Speaker sa pagka-appoint kay Marbil. Correct. Hindi kaya himod po eh. Kaya ang lakas ng loob ni Abante at ni Fernandez na turuan di umano according to this Kernel na sasabihin niya it is because may kaso itong maman to. Bibigay ito. Oh, bibigay yeah. Itong mama na ito at sasabihin niya kung ano yung gusto nating ipasabi sa kanya. Baka yun ang iniisip kaya nila lang, susunod kaso na bigo. Kaya lang ng tansya. This person has conviction. Ibig sabihin, meron may panindigan. Matinding prinsipyo. May prinsipyo si Kernel. Sige, kasuhan niyo ako ng kasuhan. Hindi pa rin ako susunod sa kagustuhan ninyo. Correct. Yan ang magaling diba, na Kernel. Sabi ko sa inyo eh. Posible kaya yun? Pwede. Ako po, pambihirang buhay reo. Diba? So, yan. Yan na ang masasabi ko. Ano, Abante? Natataranta ka. Ang buong katotohanan dito, ganito lang yun. Being a chairman in a committee in your huwadkom, tuwadkom, kwadkom, kung ano yung tawag ninyo, I don't wanna call you kwadkom dahil gigil ako sa grupo ninyo. You're not supposed to talk in private sa mga resource person. Unang-una yan, foul na kayo dyan ni Dan Fernandez. Ha? Pinatawag nyo, tapos ngayon paulit-ulit kang sinasabi mo na hindi ko naman siya pinipilit na pag anuhin ng affidavit, papirmahin. Hindi nga affidavit ang sinasabi ni Kernel Grijaldo. Ang sinasabi ni Kernel Grijaldo, pumasok kayong dalawa ni Dan Fernandez, pinatawag niyo siya in private room, binigyan siya ni Dan Fernandez ng sulat. Yun ang affidavit ni Garma. At itinuro doon sa second paragraph na ganito lang ang party mo na sasabihin mo. I-confirm mo lang yung sinasabi ni Garma na may reward system si President Duterte noon sa makapatay. Yun yun. Meaning to say, wala ka sa hulog. Yung sinasabi mo, booking ka na. Walang affidavit na sinasabi si Kernel. Ikaw mismong nagsabi niya. Ang sinasabi ni Kernel, binigyan niyo siya ng papel na may script na doon nakasulat kung ano ang sasabihin niya doon sa investigasyon ninyo na sumasang-ayon na mayroong reward system. You get it, Pastor Representative Abante? Nataranta ka na, ano? Sa mga question ni Karen Davila, ano? Hanggang nag-ano-ano ka na, gusto ka pang lumusot. And then, and now sinasabi mo na bakit maniniwala ang mga taong bayan kay Kernel Grijaldo na isang killer? Okay. Then why
ginawa niyo siyang resource person kung isa siyang killer. Gusto mong to find out the truth sa isang killer, pangalawang sunog ka dyan sa sagot mo. Yeah, ikaw na mismong nag-convict sa kanya na hindi pa siya na inakusahan ng korte na killer siya. Pwede kang kasuhan ni Kernel dahil wala pang conviction ng korte na killer siya. Kung killer naman pala siya sa paningin mo, eh bakit tinawag mo siya na magiging resource person sa Quadcom investigation ninyo? For what? Ah, bakit kayo naniniwala sa isang killer? And now you are saying that what for the people will believe him that he's a killer? You are booking. Okay? Nabooking ka in your own mouth, in your own words. Okay? So meaning to see you get panic and booking ka sa mga sagot mo, abante. Good luck sa inyo. Kasi kayong mga Quadcom, wala na kayong credibilidad sa paningin ng taong bayan ngayon. Halatado na na ganyan palang ginagawa ninyo. You made the one mistake to talk to the resource person. At binigyan ng script, booking kayo. So meaning to see, si Garma is included sa circus ninyong mga script ninyo. Alright! Ah, see you na lang kayo ni PRRD dahil kakasuhan daw kayo ni PRRD. Good luck sa inyo. At mga taga Maynila, please huwag nyo nang ibuto itong si Representative Abante dahil wala naman daw nagawa yan sa inyo dyan. Pinabayaan lang daw kayo. Huwag na huwag nyo nang ibuto kasi re-electionist ito. Okay, mga taga Maynila, magiging matalino naman kayo sa pagpili ng congressman ninyo. Huwag kayong basta-bastang bumoto. Huwag na kayong magpapagamit iporki bishop o pastor ito. Iboboto nyo. Tandaan nyo, maraming mga pastor dyan na mga demonyo ginagamit ang Panginoon para sa sariling interest nila. Yan ang katotohanan.